Bahay, paaralan, trabaho, yan ang buhay na kinalakihan ni Zek. Simula pagkabata ay mulat na siya sa katotohanang kinakailangan niyang magpagod para mabuhay. His life is not as lucky as what his classmates have. And that makes him want to dream even more than being contented of working under the sun as a farmer. Hindi naman sa minamaliit niya ang pagiging magsasaka, pero may mga bagay din sa buhay niya na gusto niyang maabot at mapatunayan, lalo na sa ama nitong walang pangarap sa buhay at inais na lang na maging mahirap. Ayaw niyang makita ang mga magiging anak niyang nagtatanim sa ibang lupain para lang makakain ng 3 beses sa isang araw at manghingi ng baon sa mga kaklaseng iinsultuhin ka muna bago ka bigyan. Kaya naman kahit tutol ang kanyang ama, ay nagpatuloy siyang mag-aral sa isang malaking universidad at kumuha ng kursong engineering. Naging isa siya sa mga matatalinong scholar ng kanilang bayan. Maraming humahanga sa taglay niyang katalinuhan. Kasama na nga roon, si Senior Fidel na siyang nagmamay-ari ng buong asyendang kanilang sinasakahan. Ngunit hindi lamang katalinuhan ang kanyang ipinagmamalaki, dahil pati na rin ang karismang taglay niya ay sinisigaw sa kahit saan siya pumunta. Aminado rin ang binatang may itinatago siyang kapusukan. Marami na siyang mga naging nobya, pero kahit isa sa mga iyon ay walang babaeng nakilala si Zek na kaya siyang paibigin. Normal naman ang naging buhay ni Zek kahit panihirapan sa pag-aaral at pagtatrabaho, hanggang sa dumating ang babaeng mas magbibigay pa sa kanya ng sakit ng ulo. Ito ay walang iba kung hindi ang apo ng mayamang asyendero na nagmamay-ari ng lupaing kanilang sinasakahan. Nakatanaw lang sa bintana ng sasakyan si Ayla habang ito ay nakasuot ng headphones. Pilit na pinapakalma ng dalaga ang kanyang sarili sa kabila ng hindi matapos-tapos na argumento ng kanyang mga magulang. Ang akala ng mga ito ay hindi niya naririnig ang pagtatalo nilang dalawa. Kasalanan mo naman talaga, Julius. Dahil kung hindi ka lang parating busy dyan sa trabaho mo, eh hindi sana lumaki ng ganyan ang anak natin. Malakas at galit na paninisi ng mami ni Ayla sa kanyang amang nagmamaneho. Kaya ka nga walang trabaho, hindi ba? Para matutukan ang anak natin. Nagtatrabaho ako para may makain tayo araw-araw. Kaya huwag mo sa aking isisi ang kapabayaan mo. Palibasa, wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang mag-shopping at mag-weldas ng pera. So ako pa ngayon ang mali? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Hayaan ang sarili kong maboard sa bahay? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga habang nakikinig sa sagutan ng kanyang mga magulang. Kapag nasa harapan naman nila si Ayla, ay para itong mga maamong tupa. Pero kapag wala siya, ay tinalo pa ng mga ito ang tatakbong presidente dahil sa mga debate nila. Ang tingin ng iba ay nasa kanya na ang lahat. Yaman, kagandahan, at buhay na kahit sino man ay pinapangarap na malagay sa kanyang kinatatayuan. Pero kahit ganoon, ay alam ni Ayla na kahit anong maabot niya sa buhay, ay baliwala lamang at hindi rin niya ikasasaya dahil sa wala namang nakaka-appreciate ng mga ito. Papunta sila ngayon sa isa sa mga syenda ng lolo niya, sa bayan kung saan ay lumaki ang papa niya at kasalukuyang tinitirhan ng kanyang lolo. Kahit kailan ay hindi pa siya nakapunta sa asyenda ng kanyang lolo. Parati lang sa Romblon ang madalas niyang pagbakasyonan dahil nandoon ang ilan sa mga negosyo ng kanilang pamilya na pinapatakbo naman ng kanyang ama. Mahilig rin sa dagat si Ayla. Kaya naman nang malaman niyang sa asyenda siya ng kanyang lolo maninirahan mula ngayon, ay parang nawala na siya ng buhay. Puro bukid at magsasaka lamang ang makikita niya roon. Walang dagat at mahina pa ang signal. Ayla admitted that she is trying to be a rebellious girl, but only just she wants to caught her parents' attention. Sa palagay niya, kung susubukan niyang maging pasaway, ay makukuha niya ang atensyon ng kanyang mga magulang. Pero ngayon ay dumoble pa yata ang kamalasan niya sa buhay. Na-expel siya sa school na kanyang pinapasukan, at nalaman pa niya na nag-cheat ang boyfriend niya sa kanya. At ang mas malala pa ay sa best friend pa niya. Although she was known for her brat and spoiled attitude, ay hindi naman siguro deserve ng dalaga ang maranasan ng mga ito. Ako na ata ang pinakamalas na tao sa buong mundo.
Nasabi na lamang ni Ayla sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na sila sa asyenda. Hindi na niya namalayan dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Nang bumaba na sila ay sumalubong kaagad sa kanila ang 10 mga katulong na siyang nagbuhat naman ng kanilang mga gamit na dala. Malaking mansyon kaagad ang bumungad sa kanila. Kahit nakababa na sa sasakyan, ay nasa telepono pa rin ang atensyon ng daddy niya, habang ang mami naman niya ay palihim na umiirap sa daddy niya. Ayla just rolled her eyes at hindi na nagpaalam na pumasok sa mansyon. Hindi naman nila napapansin dahil busy ang mga ito sa kanya-kanyang bagay. Nang makapasok ay nakakalulang chandelier kaagad ang kanyang napansin. It's not a modern house, para itong Spanish style at royal type. Walang nakitang katulong si Ayla sa loob, pero may napansin siyang isang lalaki na nakatalikod at nagpupunas ng mga babasaging baso. Akala ni Ayla ay ito ay isang butler ng kanyang lolo dahil sa formal nitong kasuotan. Noong maharap ito sa kanyang side, ay halos malaglag ang panga niya dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Kung ganito kagwapo ang butler ni Lolo, bakit ngayon ko lang naisipang pumunta rito? Nasabi na lamang ni Ayla sa kanyang sarili. Tumikhim ng malakas ang dalaga para makuha ang atensyon nito. Nang papunta sa kanya ang mga mata ng binata, ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit dito at ipinakita ang malay spoilbread niyang ugali. Hey you, paghandaan mo nga ako ng makakain, naugutom na ako. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay umupo ang dalaga sa magarang sofa. Napataas naman ang kilay ng binata at hindi inaasahan ng dalaga ang magiging sagot nito sa kanya. Excuse me miss, do I know you? Pwede kitang sampahan ng kaso na trespassing dahil sa pagpasok mo sa bahay na ito nang walang pahintulot sa may-ari. Formal na sagot ng binata. Halos mamula ang mukha ng dalaga dahil sa naging sagot nito sa kanya. At oo, binabawi na niyang gwapo ito. Excuse me, I am the granddaughter of the owner of this house. You are the granddaughter, but you are not my boss. Ikaw lang ang apo ng amo ko. Pero hindi sinabi sa akin ng amo ko na kasama ka sa pagsisilbihan ko. Itinuro ng binata ang daan papunta sa kusina. Kung nagugutom ka, ay pwede ka namang magluto ng gusto mo. Nang gigigil na itinulak ni Ayla ang binata. Hindi ako marunong magluto, no? Now, move! Kung ayaw mong isumbong kita kay Lolo at sabihin sa kanyang sisantihin ka na. It's really getting into my nerves, sigaw ni Ayla sa kanyang isipan. Magsasalita pa sana ang binata nang marinig niya ang boses ng Lolo. Ayla po? Is that you? Parang hanging nawala ang pagkilis ni Ayla nang marinig niya ang kanyang Lolo. Lolo? Lo, miss na kita. Agad na niyakap ni Ayla ang kanyang Lolo. Apo, dalaga ka na talaga. Parang noong huling kita ko lang sa iyo ay naglalaro ka pa ng luto-lutuan. Biro sa kanya ng kanyang lolo. Lo, stop it. I'm already grown up. May boyfriend na rin ako. Nakasimangot na reklamo ni Ayla. Ano? May boyfriend ka na? At sino naman yan? Napakawalang hiya naman yan. Hindi man lang dumaan sa akin. Lo, wala na yun. Ex ko na yun. Niloko nga ako eh. Hindi na napansin pa ni Ayla ang lalaking parang nakakainis na lisa na gusto niyang tirisin ng tirisin hanggang sa ito ay mapisa. Noong gabing iyon, ay sabay-sabay na kumain ng pamilya nila. She feel happy, even if just lasted, when her dad received a call. Pa, we have to go. I have an urgent meeting with investors, dahilan ng kanyang daddy. Palagi naman, pahirap na sabi na lamang ni Ayla. Hindi alam ng dalaga na narinig iyon ng kanyang lolo na isiniwalang bahala na lamang. Alam ni senyor kung ano ang pinagdadaanan ng dalaga at nang malaman niya ang mga nangyari rito sa poder ng kanyang mga magulang ay walang pag-aatubiling nagsuwestiyon ng matandang sa kanya na lamang paterihin ng kanyang apo at paaralin siya sa isang universidad na malapit sa asyenda niya. Kinabukasan ay tahimik na nangangabayo sa manggaan si Ayla. May mga iilang trabahanteng magsasakang nakakasalamuha ang dalaga at agad namang bumabati sa kanya.
Pinilit kasi siya ng kanyang lolo na magliwaliw kaysa naman sa magkulong sa kwarto. Magpapatuloy na sana ang dalaga sa pangangabayo nang makarinig ng malakas na agos ng tubig. Dahil sa kuryosidad, ay sinundan niya iyon hanggang sa makarating siya sa isang sapa. Malinaw at may kalaliman. Maraming puno at napakapresko ng hangin na dumadampi sa kanyang buong katawan. Hinayaan ng dalagang tanghin ng hangin ang mahaba at medyo maalon niyang buhok. Habang inililibot ang paningin, ay natagpuan niya ang isang lalaking lumalangoy. Agad niya naman itong nakilala. Ito pala yung lalaki kahapon. Yung lalaking masarap hampasin ng 2x2 sa tilibing ng buhay. Nasabi na lamang ni Ayla sa kanyang sarili. Hindi alam ng dalaga kung anong klaseng hipnotismo ang ibinubuga ng binata para matulala siya rito. Namalaya na lamang niya itong papalapit na sa kanya at may ngising nakaukit sa gwapo nitong mukha. Hindi lang pala hindi marunong magluto ang apo ni Senyor. Ito rin pala ay magaling mang boso ng mga lalaking naliligo. Hindi alam ng dalaga kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na iyon. Dapat ba siyang mainis o makaramdam ng hiya dahil sa bulgar na bunganga ng binata? Tumahimik ka nga! Hindi kaya kita binubusuhan? Bakit? Sino ka ba? And so what kung hindi ako marunong magluto? Akala mo naman magiging asawa mo ako pagdating ng araw. Para pati pagluluto ko ay pakialaman mo. Masungit na tugon ng dalaga sa binata. May kinatawa na lamang nito. Sino ako? Wala akong may pagmamalaki. Maliban na lang sa pagiging gwapo at matalino ko. Eh ikaw, sino ka ba? Ayaw na ayaw talaga ng dalaga sa mga taong sumasagot-sagot sa kanya. Gusto niya ay sa kanya lang makinig ang lahat. Pero ang lalaking kaharap niya ngayon ay parang tigreng walang amo kung umasta, mayabang pa at parang kung sino. Ang yabang mo, nakangiting lumapit sa kanya ang binata na agad namang ikinatras niya. Hindi siya komportable lalo pat lantad na lantad sa kanyang harapan ang walang damit na katawan ng binata. Pwede ba? Huwag kang lumapit sa akin. Ako dapat ang magsabi niyan sa iyo, senyorita. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Dahil walang babaeng lumalayo sa akin nang hindi umiiyak, makahulog ang sabi ng binata bago ito tuluyang umalis. Pero bago ito nawala sa kanyang paningin, ay malinaw pa sa ilog ang nakita ng dalaga. May babaeng lumapit sa binata at parang lintang kumapit sa mga braso nito. Buong gabing dumalaw sa kanyang isipan ang pagtatagpong iyon nila ng binata. Kakaiba ang binatang ito sa lahat ng lalaking namit niya na noon. He's too much matured. She wants everything all under her control. But whenever that guy was around her, he's like the boss. Hindi niya alam pero may parte sa puso niyang naiinis siyang makita ang binata habang may nakalingkis na linta sa braso nito. Napakalo naman ang standard. Pumatol sa linta. Hindi hamak na mas maganda naman ako dun, no? Nakangusong sabi ni Ayla habang nakatingin sa kisame. Hindi na malaya ng dalagang unti-unti na siyang nagkakagusto sa binata. Pero ayaw niyang aminin dahil ang alam lang niya ay naiinis siya rito. Dalawang araw na ang nakalipas at araw na ng pasukan. Maagang pumasok si Ayla sa universidad. Pero bago iyon ay kinausap muna siya ng kanyang lolo at halos mabaliw siya nang malamang pababantensya nito. Akala pa naman niya ay malaya niyang magagawa ang mga bagay na gusto niya. Pero ito ngayon ay nakasunod sa kanya ang binatang kinaiinisa na itinalaga ng kanyang lolo na magbantay sa kanya. Hindi ito umiimik, pero naririnig niya ang mahakbang nito. At ang mas kinaiinis pa niya ay kapag sa tuwing hihinto siya, ay hihinto rin ang nakabuntot sa kanya. Nang hindi na makayanan ng dalaga, ay hinarap niya na ito at mas masaklap pa ay naabutan niya itong nakatingin mula ulo hanggang paa sa kanya. Mukhang may balak pa atang pagnasahan ako nito. Napairap na komento ng dalaga. Pwede ba? Huminto ka na sa kakasunod sa akin. I don't need you. Malditang sigaw ng dalaga sa binata. Pero pinapabantayan ka sa akin. I don't care. Pwede mo naman akong bantayan pero ayokong 24 oras ka namang nakasunod sa akin. No. It's my duty, Miss Ayla, and you can't do anything about it. Tila'y nang-aasar pang tugon ng binata sa babae. Kapag hindi ka tumigil sa kakasunod sa akin, talagang may kalalagyan ka.
pagbabanta pa ng dalaga. Katulad ng ano naman, parang hindi nasisindak na tanong ng binata. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang dalaga. Kapag hindi ka tumigil, halikan kita rito sa public. Ano na lang kaya ang sasabihin ng girlfriend mo kapag nalaman niyang nakikipaghaligan ka sa akin? Pang-aasar ng dalaga sa binata. Pero parang bato lang at hindi natinag ang binata. Hindi nito alam kung saan nakuha ng dalaga ang impormasyong may girlfriend na siya. Hindi ko alam na playgirl ka rin pala. So what? Akala mo ba inosente ako? Hindi. Dahil hindi naman halata sa pagmumukha mo. Sige lang, kung haaligan mo ko, ay baka mas magustuhan ko pa yon. Matapang na sinalubong nito ang mga mata ng dalaga at nakakalokong kinindatin niya ito. Pero, hindi ka ba natatakot na malaman ng girlfriend mo na haligan kita? Nautal na sabi ng dalaga. Hindi, dahil wala naman akong girlfriend. Saan mo ba nakuha ang fake news na yan? Direktang tanong nito sa dalaga. Nakita ko. Idedenay mo pa ay nakita kaya kita noong nakaraang araw na may lintang kumapit sa'yo. Ngumiti naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Huwag kang magselos, senyorita. Isa lang yun sa mga babaeng nagkakagusto sa akin. Nararamdaman ng dalaga ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. Nahiiyang napaiwas siya ng tingin sa binatang ubod ng yabang at naaliw sa kanyang ikinikilos. Hindi ako nagsiselos. Bakit? Sino ka ba? At bakit naman ako magkakagusto sa'yo? Isang simpleng anak ng magsasaka lang naman ako, senyorita. Pero kahit ganoon, ay gwapo ako at matalino. Sapat na para magustuhan ng isang katulad mo. Ubod ng yabang na sabi ni Zek sa kanya. Hindi makapaniwala si Ayla sa taglay nitong kayabangan. Pero hindi naman kasi may pagkakait na may maipagyayabang naman talaga ito. Nalaman kasi niya sa mismong araw na iyon kung gaano katalino ang binata. Fourth year engineering student pala ito at isa sa mga inaasahang maging cum laude ng universidad. Niwala man lamang sa kalingkingan ng nobyo niyang cheater noon. Yun nga lang ay medyo masungit at babaero ang binata. Pero kahit ganoon ay kinababaluan pa rin ito. Sa loob ng 2 linggo ay naging maayos naman ang pagpasok ni Ayla sa universidad. Dihamak na mas matitino ang mga estudyante dito kaysa sa syudad na dati niyang pinag-aaralan. Kahit pa may mga babaeng ayaw sa kanya dahil sa nakukuha niya ang mga atensyon ng halos kalahati ng population sa buong school, ay mas marami pa rin naman ang mga gustong makipagkaibigan sa kanya. At tungkol naman sa lalaking iyon, ay ayaw man niyang aminin pero napapalapit na rin siya rito. Kahit na mayabang, ay hindi katulad ng ibang lalaki na puro kahalayan ang lumalabas sa bibig. Ngayon ay nasa may ilog ulit sila. Nakaupo sa bandang may dumuhan at pinapanood ang mga isdang lumalangoy sa ilog habang sila ay kumakain ng kwek-kwek. Hoy Mr. Mayabang, ang kalat mo namang kumain. Tignan mo nga yung mukha mo, may pagkain pa? Paninita ng dalaga sa binata. Oh, kunin mo nga. Hala, bakit naman ako ang kukuha niyan? Kunin mong mag-isa yan. Ano ako alipin mo? Sige na, ayaw mo nun? Mahahawakan mo ang mukha ko? Baliw, halika na nga, lapit ka dito. Ayun, gusto rin naman pala. Tumahimik ka dyan, bago kita sampalin ng tsinelas ko. Opo, senyorita. Love is really unexpected. It will come in most unexpected moments. I just realized that every love story doesn't always start in good way. Sometimes, the more you hate would become the most special person in your life. Akala ni Ayla na siya na ang pinakamalas na tao sa mundo dahil sa iniwan siya noon ng kanyang ex. Pero totoo nga pala talaga ang kasabihang, everything that happened into your life has a reason. Dahil kung hindi siya niloko, ay hindi siya mapupunta rito. It's been a year. He just passed the board exam at nakakuha ng may pinakamataas na punto sa exam. She was so happy for him. And now, she is standing at the center of the dining area habang nakatuon na nakatingin kay Zek at maligayang naglalagay ng wine sa baso ng mga bisita sa mansyon. Biglang nagsalita ang kanyang daddy at kinuha ang atensyon ng mga bisita. Ladies and gentlemen, I am Julius Monteverde, the only son of Fidel Monteverde. I am so happy, especially for those people na nakadalo sa selebrasyong ito, who held this occasion for us to celebrate the partnership of Zen Company
Suawer Monteverde Multi-Business Company. And of course, napalunok ang dalaga nang makita ang bagyang pagtingin sa kanya ng kanyang daddy, kahit ang lolo niya ay bahagyang napataas ang kilay. "This is my daughter Ayla. The hero of our business will be engaged to the hero of Sen Company." At lahat ng tao ay nagpalakpakan, maliban sa kanyang lolo na hindi makapaniwala at sa kanyang mami na naguguluhan. Maging pati si Ayla na parang tinakasan ng dugo sa buong katawan. Ipinalibot niya ang kanyang paningin at natagpuan niya ang lalaking kanyang iniibig na nakatulala sa direksyon ng dalaga. Natapos ang celebration at nagsiuwian na ang mga bisita. Ang naiwan na lamang ay ang galit na senyor, dalawang mga magulang ng dalaga at si Ayla na nagpupuyos ng galit. "Julius, sino ka para pilitin ang apo ko?" "Pa, anak ko si Ayla at alam ko kung anong makakabuti sa kanya. Kung pakakasalan niya ang tagapagmana ng Zens, mapapanatag na ang loob ko. Ayaw nilang makipag-partnership sa atin kapag hindi ko ipinakasal sa unico iho nila ang anak kong si Ayla. Wala namang problema yon. Total ex naman niya yon." Tila hindi natitinag na paliwanag ng daddy ni Ayla. "Ayoko, Dad. I don't love him anymore. He cheated on me. Ayoko na sa kanya, Dad. Stop this nonsense engagement." Naiiyak na sabi ni Ayla sa kanyang daddy. Nakaramdam ng awa ang daddy ni Ayla sa kanya. Pero kailangan niyang ipagpilitan si Ayla alang-alang sa kanilang negosyo. Kapag nawala kasi ang negosyo nila, ay mas kawawa si Ayla dahil ito na lang ang natitirang pamana nito sa kanya. Makakaasa naman siyang aalagaan ang dalaga ng ex nito kahit pa na hindi naging maganda ang relasyon nilang dalawa noon. Ayla's father, hoping that maybe someday, they will realize that he is just doing this for his family. "I am doing this for you, Ayla, and to our family." Marahang paliwanag ng ama. Pero ayaw makinig ng dalaga at sumigaw. "No, you are just doing this for your company and yourself." Pagkatapos ilabas ng dalaga ang kanyang sama ng loob, ay patakbong pumunta ito sa kanyang kwarto. Umiiyak si Ayla nang maramdamang nag-vibrate ang kanyang phone. Pagkabasa niya, ay sasek lang pala. She wants to cry knowing that it would be hard for them to continue their relationship. "Yes?" Nanginginig na sagot ng dalaga sa tawag ng binata. "Baby, nandito ako sa ibaba. Tumingin ka sa bintana mo." Nakaramdam ng kaginhawaan si Ayla dahil sa sinabi ng binata. Unti-unting naglakad si Ayla papunta sa bintana at hindi nga nagsisinungaling ang binata dahil nakita niya roon sa ibaba ang binatang nakatunghay sa kanyang bintana habang may hawak itong cellphone sa kabilang tenga nito. "Zek, gusto kitang mayakap ngayon." Nanghihinang sambit nito sa binata. "Shh, I'm just here, Ayla. Hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari, gusto mo pang bumaba?" Nararamdaman ng binata na pinanghihinaanan ng loob ang dalaga. Kahit siya ay nagulat dahil sa inanunsyo kanina sa selebrasyon, naiinis siya sa katotohanang mahihirapan siyang ipaglaban ng dalaga dahil hindi pa siya gaanong matagumpay sa buhay. Nang makababa si Ayla, ay patakbong sinalubong niya ang binata. "Zek, hindi ko alam. Maniwala ka, Zek. Hindi ko alam na balak pala akong ipagkasundo ni Daddy sa iba para lang sa negosyo namin." "Shh, you don't have to explain. Alam ko naman yun." Naiiyak na tinitignan ni Ayla sa Zek sa mukha at nakaisip ng nakakabaliw na ideya. "Zek, what if magtana na lang tayo?" Nagulat si Zek dahil sa sinabi ng dalaga. "Ano? Kaya kitang itanan, Ayla, pero mali ang gagawin nating dalawa at baka mas lalo ka lang ilayo sa akin ng daddy mo. Gusto kong hingiin ang kamay mo sa mismong harapan nila. Gusto ko na malaya kitang makasama ng walang iniintindi na baka isang araw ay kunin ka nila sa akin." Kahit natutol ang binata, ay mas lalo lang nagustuhan ni Ayla ang binata dahil sa mga sinabi nito sa kanya. "Zek, baka hindi pumayag si daddy." Nag-aalala lang sabi ni Ayla. "Give me time, baby. I will do anything para lang maging karapat dapat para sa'yo."
Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay hinaligan niya ang dalaga sa noon nito at niyakap uli. Hindi pa man sila nagkakahiwalay sa pagkakayakap nang biglang may malakas na umablot kay Zek. Akmang susuntukin siya nito nang mabilis na nakailag si Zek. "Edward, tama na!" Galit na sigaw ni Ayla at lumapit kay Zek. "Ano bang ginagawa mo dito?" Si Edward Zen ay ang ex na nanloko sa dalaga. Kasama rin pala nito ang best friend niyang mugto ang mga mata. "So this is the reason kung bakit ayaw mong pumayag sa engagement natin? Dahil ang mga type mo na pala ngayon ay mga kagaya niyang hampas lupa at mukhang pera. Hindi mo ba naiisip na baka paikutin ka lang niya para siyang pakasalan mo at magkaroon ng parte sa yaman niyo?" Nagpantig ang tenga ni Zed dahil sa mga sinabi ng dating nobyo ng dalaga. Pero mas umangat ang sakit na nararamdaman niya. Ganoon na nga siguro talaga kataas ang agwat nilang dalawa. Isa lang siyang hamak na anak ng magsasaka, samantalang lumaking senyorita si Ayla. Gwapo at matalino siya, pero wala naman siyang pera. "Huwag na huwag mong pagsasabihin si Zek ng ganyan, Edward. You don't know him. Well, he's far more better than you." "Far more better? Lahat ng meron ako ay wala siya. So anong mas better doon? Ang nasa kanya na wala ako?" Mayabang na tanong ng dating nobyo. "Mas matalino siya, mas gwapo at mas loyal. Hindi kagaya mo, manloloko." Magsasalita pa sana si Ayla nang biglang may nagpatigil sa kanila. "Enough! Ayla, pumasok ka na sa loob at ihanda mo na ang mga gamit mo. Pupunta ka na sa London bukas." Mautoridad na sabi ng kanyang daddy. Ayaw bumitaw ni Ayla, pero nawasak ang puso niya nang kusang bumitaw si Zek. "Zek, nakayuko lamang ang binata. Hindi malaman ng dalaga kung bakit ito biglang natahimik. Ayla, pumasok ka na. At ikaw," dinuro ng daddy ni Ayla si Zek, "mag-uusap tayo." Napaluhang hinawakan ni Ayla ang kanyang ama, nagmamakaawang huwag saktan ng binata. Pero mas kitapunan ng tingin ay hindi ginawa ng kanyang ama sa kanya. Sa huling pagkakataon ay tinanaw niya ang binata. Hindi niya inaasahang nakatingin na rin pala ito sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang iginawad nito sa kanya. Malungkot ang mga mata at parang may balak ng sumuko. Napanghihinaan ng loob na sumama na lamang ang dalaga sa kanyang ina. Ang akala ni Ayla ay paglalaban siya ng binata. Pero natapos na lamang ang isang linggo ay hindi pa rin niya ito nakikita. Maski tawag o text ay hindi siya nito kinontak. Ito na ang huling araw niya sa Pilipinas dahil may balak na ang kanyang mga magulang na doon na lamang siya pag-aralin. Alam niyang paraan lamang ito ng kanyang ama para ilayo sa binata. Ang akala niya ay matapos ang pagtatagpong iyon ay aalis na sila kinabukasan. Pero naudlot dahil may inasikaso pa ang kanyang ama. Simula din noong araw na iyon ay hindi na nagpakita sa kanya ang binata. "Hanggang dito na lang ba?" Umuwing biguan si Zek. Natanaw niya ang kanyang amang nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Nasasaktan siya dahil hindi niya kayang ipaglaban ang babaeng mahal niya. Kung sana ay may pera lamang siya, ay siya pa mismo ang mag-alok ng kasal sa apo ng kanyang senyor, kapalit ng lahat ng gustong ipagawa ng daddy nito. Pero wala eh. Wala pa siyang kwenta sa ngayon. Sana lang ay kapag bumalik siya ay tanggapin pa rin siya ng dalaga. Akmang magmamano siya sa kanyang ama nang biglang iniwas nito ang kamay nito. "Saan ka galing?" Salubong na salubong ang mga kilay nito. Sanay na siya na parating ganito ang bungad sa kanya ng kanyang ama. "Sa bahay po ni Señor Pideltay," magalang na sagot ng binata sa kanyang ama. "Talaga ba? Sobrang tagal mo naman ata." Nauubos na ang pasensyang tinignan niya ang ama. "Tay, pagod po ako. At talaga namang may gana ka pang..." Pinutol niya ang sasabihin ng ama. "Ano ba tay? Puro na lang mga mali ko ang nakikita mo. Tama na. Kung galit pa rin po kayo sa pag-aaral ko, ginagawa ko naman po itong lahat para sa kinabukasan ng pamilya natin, tay. Abat abusado ka na. Sumasagot ka na sa akin." "Tay, pagod na po ako. Pagod na po ako sa lahat." Napayuko na lamang si Zek at napaluhod. "Pagod na ako sa sitwasyon nating ito, tay. Ang sakit sa dibdib.
na nang dahil lang sa estado natin sa buhay, ay wala akong pag-asa sa taong mahal ko. Hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko dahil hindi mo naman naranasan ang pinagdadaanan ko, Tay. Paglalahad ni Sek sa kanyang nararamdaman. Naglakad papalapit sa kanya ang kanyang ama. Akala niya ay sasapakin siya nito, pero nagulat na lamang siya nang ilahad dito ang kamay nito sa kanya. Alam kong makasarili ako dahil iyon ay natatakot akong magaya kasi yung inaanak na yumaman lang ay iniwan na ako. Ayoko rin iwan mo ko, anak. Ikaw na lang ang natitira kong kayamanan sa buhay ko, anak. Hindi alam ni Zed kung ano ang kanyang mararamdaman. Habang naririnig ang bawat salita ng kanyang ama, ay mas lalo niya itong naunawaan ngayon. Ang akala niya ay siya ang mali o dahil sa pag-aaral niya. Pero takot pala ang kanyang ama na iwan siya. Katulad ng pag-iwan nito sa kanila, kapalit ang isang mayamang Amerikano na nag-alok sa kanyang ina ng kasal. Hindi natapos doon ang pakikipagsapalaran ni Zek. Nagsikap si Zek na maabot ang tagumpay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi ay para sa kanyang ama at pati na rin kay Ayla. Bago umuwi noong gabing iyon, ay nagkasundo sila ng daddy nito na dapat ay pagka-graduate na pagka-graduate ni Ayla ay nasa tuktok na siya ng tagumpay. Gusto nito na maging successful muna siya bago pumayag na pakasalan ni Zek ang kanyang anak. Naging mahirap para kay Zek ang lahat, pero ito siya ngayon, nakatayo sa gitna at pinalilibutan ng mayayamang negosyante sa mundo na dumalo sa charity event na ito. 4 na taon na ang nakakalipas at naging isa siya sa mga nahanay na magagaling na engineer sa mundo. Nagkaroon na rin siya ng kumpanya, pero kulang na kulang pa rin dahil hindi pa niya nakukuha ang kaisa-isang babae na gusto niyang makasama sa pagtanda. Mula sa kinatatayuan ni Zek, ay tanaw na tanaw niya si Ayla na naiiyak habang nakatingin rin sa kanya. Nakasuot ito ng red dress, nakitang-kita ang makinis at maputing likod nito. Lumapit sa kanya ang nakangiting daddy ng dalaga. "You made it, iho." Ngumiti lamang ang binata at ipinalik sa dalaga ang paningin na ngayon ay nakalapit na sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti ang binata at lumapit sa dalaga. Nararamdaman ng binata na galit ang dalaga sa kanya. Siguro ito ay dahil sa hindi na siya nagpakita sa dalaga simula noong gabi ngayon. "Can you still forgive me?" Marahang tanong ng binata at hinawakan ang kamay ng dalaga. 4 na taon, Zek. 4 na taon kitang hinintay. Pero bakit ngayon ka lang?" Galit na sagot ng dalaga. "I'm sorry." Naging mahirap para kay Zek ang suyuin si Ayla. Umabot ng 1 buwan, pero sa huli ay hindi pa rin matitiis ng dalaga ang binata. "Hindi ako nagpakita sa'yo. Hindi dahil sa hindi kita mahal, Ayla. Hindi ako nagpakita dahil naging busy ako. Napatunayan sa daddy mo na karapat dapat ako para sa'yo. Sana ay mapatawad mo ko." Seryoso at madamdaming pag-amin ng binata sa kanya. Hindi halos makapaniwala si Ayla sa kanyang naririnig. Ang buong akala niya talaga ay iniwan siya ng binata dahil ayaw na nito sa kanya. "Zek, you don't have to prove yourself. Gusto kita dahil gusto kita. At handa akong tanggapin ka mapalangit at lupa man ng pagitan nating dalawa. Tignan mo nga ang sarili mo ngayon. Masyado mong ginalingan eh. Ako pa yata ang hindi na babagay sa iyo ngayon." Umiiyak na tugon ni Ayla. At magmula ng araw na iyon, ay wala nang makapagpapahiwalay pa sa kanilang dalawa. Alam ni Zek na kaya niya nang ipaglaban ng dalaga. At wala nang ibang eksena ang mangyayari, maliban na lang sa pagpapakasal nilang dalawa at pagsasama hanggang sa pagtanda habang buhay.